Hey guys, welcome back to the vlog. So today gagawa tayo ng homemade pizza and lulutuin natin using microwave or frying pan. Tingnan natin kung alin ang mas magandang lutuan. Okay, so let's start. Hey guys, so this is our ingredients. We have ham, and also we have pizza seasoning, spaghetti sauce, pineapple chunk, cheese. Pizza crust. Okay, so this is our simple ingredients. So we have to slice the ham. Also, we can start spreading the spaghetti sauce in the crust. Yan. Now we can start putting the cheese. Ito yung kinadkad na cheese. Ayan. So dito yung sauce, hindi ko na siya nilagyan ng salt. At ito nga cheese ang magsisilbing asin o magpapaalat dito sa ating pizza. Okay. And pinili ko yung Filipino style spaghetti sauce para mas masarap. Ayan, yung ating ni-slice na ham. At eto nga guys, ang nagpapasarap sa ating Hawaiian pizza. Itong pineapple. Ito yung bumabalanse ng lasa ng asin, tsaka ng alat ng cheese, at tsaka ng ham. Ayan. So, lagyan natin ng madami. Then, top with more cheese. Yan, ito yung nagpapasarap talaga sa ating Hawaiian pizza kapag maraming cheese. Ayan guys, damihan natin ang ating cheese. Kung mapapansin nyo, tuwing magse-serve tayo ng pizza, ang unang tinitingnan ng mga tao kung alin part ng pizza ang pinakamaraming cheese, yun ang kanilang kinukuha. Yan. Okay. Talagang malinamnam itong ating Hawaiian pizza na to. Hindi natin kalimutan ang maglagay ng pizza seasoning. Ito yung nagbibigay ng aroma ng original na pizza. Ayan. So, minsan yung iba, gusto nila talagang madami yung pizza seasoning. And sometimes naman, yung iba ang gusto konti lang. Yung basta magkaroon lang ng amoy, ng aroma na talagang kapag nilagay mo na siya sa lutuan ay maaamoy mo yung pizza. At heto nga, gumawa tayo ng 8 pieces na small pizza. Ayan, tamang-tama sa mga bata. Ayan. So, ready na. Kompleto na mga ingredients. At first, lulutuin muna natin siya sa microwave. Tingnan natin kung ano ang result. Para malaman natin kung alin ang mas masarap, yung luto sa microwave or luto sa frying pan.
At iset natin ng 6 minutes ang ating microwave. Ayan, tingnan natin kung gaano kasarap ang luto sa microwave. Ayan, okay. Hala, nahulog ang ating camera. At ito na nga guys, ang finished product ng ating pizza. Ayan, naluto sa microwave. Ayan, pero parang okay naman siya. Yun nga lang, yung parang crust niya ay maputi pa. So, para sa akin ay parang okay lang yun. Pero mukhang masarap ang ating pizza naluto sa microwave. Ngayon, itry naman natin ang luto sa frying pan. Guys, eto nga, pinaintindi natin ang ating frying pan. Ayan, hinaan lang natin yung apoy, tapos takluban natin. Maamoy mo yung aroma ng pizza. Ayan, talagang masasabi nung dumaan na kapitbahay na may nagluluto ng pizza. Sobrang bango. At ito, naluto na nga. At talagang amoy pa lang ay grabe. Sobrang masarap. So guys, ito naman ang finished product na niluto sa frying pan. Ayan, wala naman silang pagkakaiba. Pareha silang masarap. Doon lang sa crust. Kapag niluto siya doon sa frying pan, makikita mo na siya ay medyo toasted at medyo crunchy ng konti compared doon sa microwave. Pero sa lasa, parehas lang sila. So guys, thank you for watching and please don't forget to like, comment, and subscribe. See you again. God bless us all. Bye!